Hello guys, this is Anne, and for today's video ay pupunta tayo ngayon ng recycle shop dito sa Japan dahil nagkataon naman na day off ko ngayon at nabobored ako sa bahay. So naglalakad na nga po ako papunta sa sakay ng tren. Ayan po. Binibidyohan ko yan hanggang sa makapasok ako dyan. Kukuha muna tayo ng ticket. So yung pamasahe natin is 2:30 lang dahil bababa ako ng Karya Station. Pagbaba natin ng Karya Station, dun tayo magdunurikay or magchange ng trains. Kumuha lang po ako ng ticket dyan para makapasok po tayo sa station. Wala pa naman kasi darating na train, so nag-take time muna ako dyan. So yan na nga yung ating ticket. Medyo matatagalan tayo ng paghihintay sa train kasi sakto naman nung pagkarating ko sa station, kakaalis lang. So bad timing tayo ngayon guys, kaya maghihintay-hintay muna tayo. So upo muna ako. Dahil nainit na nga ako sa kakaupo ko, nagtingin muna ako ng schedule ng biyahe. So ayun nga po, nakalagay dyan. Ayun na nga, sa wakas after 48 years, dumating na nga po yung train na sasakyan ko. At papasok na nga ako guys. Sakto may bakante pang upuan, kaya umupo na ako. Selfie-selfie. Ganda yon. At nakarating na nga po tayo ng Karya Station. Kailangan po nating umakyat sa taas para dun tayo mag-exit. At nakalabas na nga po tayo guys. So yung next nating hanapin is JR Line kasi dun tayo maglilipat ng tren. Or magnonorikai in Japanese. Change trains. Ayan, kailangan natin manguha ng JR Line tickets dito sa ticket machine na to. So, ang pamasahe dun sa baba kong station is 190 yen lang. So, nakakuha na nga po tayo ng ticket. First time kong makasakay dito ng JR Line, guys. So, nangangapa pa talaga ako at nagbasa-basa muna ako bago pumasok. Nagtingin na rin ako ng oras ng biyahe. So yun na nga, pumasok na ako. At nung pagpasok ko, ayan yung mga oras na nakalagay. Dapat yung masasakyan kong train is every station dapat or kakueki in Japanese. Medyo binagalan ko na yung pagbaba ko guys kasi baka madapa ako. Baka mumudbud pa yung mukha ko sa hagdan. Sayang naman. At ayan na nga po guys, dumating yung train at nakasakay na nga tayo. Nasa biyahe na po ako niyan. So tatlong station ang kailangan nating madaanan bago tayo makarating sa ating paruroonan. At nakarating na nga po ako sa aking station na bababaan. Pero hinanap ko muna yung mas malapit na exit. Kaya medyo natagalan din ako dyan, nag-search muna ako sa map. Nakalabas na nga po tayo at ayan na, nakita na natin yung recycle shop. So ang pangalan ng recycle shop is Overflow Clothing. First time kong makapunta dito. Nag-search lang din ako guys para maghanap ng recycle shop. So ayan po yung itsura niya sa labas. May kalakihan tong recycle shop na to kaya excited akong pumasok. So tara, pumasok na tayo. Bago ka pumasok, may naka-reading alcohol sa labas. So, kailangan natin mag-spray for sanitation. At nakapasok na nga po tayo. Ito agad nang bumungad sa akin. Ang daming mga sapatos, mga damit. Mag-winter na kasi guys, kaya halos mga payanda nila dito, mga panlamig. Nag-explore agad ako sa loob. Ito agad yung mga nakikita ko, mga shoes. Tapos ang daming mga damit. Grabe, ang daming pagpipilian. Ayan, kung makikita nyo, gaganda pa ng mga shoes o slightly used lang.
mamimili na lang kayo guys at malilito na lang kayo kung anong pipiliin nyo. So inuna ko muna dito yung mga panlamig. May nakita nga ako ditong damit, no? Kaso parang malaki yata sa akin kaya binalik ko kagad. Hanap-hanap ulit tayo ng iba pa. Ayan, okay ba yan guys? Pero parang hindi rin. Binalik ko din agad. Ayun, busy lang ate girl nyo maghanap. Ayan, leather jacket. Okay na okay din siya. Kaso lang, nung tignan ko yung presyo, medyo may kamahalan din. Kaya binalik ko din. Nahihilo kasi ako agad po nakakita ko ng malaking presyo. Kaya agad-agad kong binabalik. Sumasama agad ang pakiramdam ko. Ako lang ba? Ayan, gustong gusto ko yan. Kaso lang, mahal din. Kaya binalik ko rin. So, naghanap pa nga ako sa dulo kaya hindi na ako masyadong nakita. Iniwan ko lang kasi yung phone ko sa baba. Ayan, Levi's pa guys, oh. May tatak. Kaso, mahal pa rin. So, binalik ko na lang din ulit. Medyo pricey sa part na to. So, sobrang dami ng pagpipili. Ano, maihilo ka na lang. Kaso pati sa presyo din, nasakit ang ulo mo. Lalaro sa 3,000 to 4,000 yun yung mga price na nakita ko kaya medyo nalungkot ako. At biglang umagaw sa atensyon ko itong kulay green na damit. Ang ganda niya kasi pagtingin ko ng presyo nasa 3,300 yen, may kamahalan guys kaya hindi ko na siya kinuha. Siguro kaya may kamahalan yung mga presyo dito dahil slightly used pa talaga at sobrang gaganda pa. Ang ganda rin itong kulay black na may orange. Tapos ito pa yung kulay puti kasi mahilig ako sa puti guys. Ang ganda nito panlamig. Kaso ang mahal niya din. So hindi ko na rin binili. Kulang tayo sa budget eh. Sobrang gaganda pa guys ng mga panlamig nila na jacket. Kaso lang may kamahalan. Kaya hindi na lang ako bumili. Ang ganda rin itong fila na cup. Pero meron na kasi ako niya. Nabili ko sa ibang recycle. So naman ako nagtingin guys. Tapos may nakita nga ako. Sobrang cute nito oh. Kaso lang cute din ang presyo. Kaya hindi ko na rin kinuha. Nag-expect kasi ako na nasa mga guya-kuyeng lang yung mga presyuan nito kaso nagkamali pala ako. Sobrang ganda pa nitong Adidas na jogger pants oh. Kaso meron naman na akong ganyan. Tingnan natin yung price. Surprise! 3,390 yen. Nagtingin naman ako ito sa mga alahas nila. May nakita nga akong relo niyan. Sobrang gaganda pa oh. Mga branded na relo yan guys. Ayan, may mga wallet na branded din. Tapos, ayan ako, hi! Maglilibot pa uli ako. Baka sakaling may mahanap ako na para sa akin. So, nagtitingin-tingin na lang ulit ako dyan guys. Para hindi naman sayang yung punta ko, diba? Ayan, may mga pantalan ako nakikita. Kaso lang, wala akong masyadong natipuhan sa kanila. Maarte kasi ako sa mga damit at saka sa mga pants. Hindi ako basta-basta bumibili. Ayan guys, so mga Marc Jacobs na wallet. Sobrang gaganda pa talaga. Mukha pang bago. Kaya may kamahalan din siya. MK. Gusto nyong bumili ng mga branded na mga wallet, dyan na kayo bumili sa mga recycle shop. Ang dami rin mga sapatos dito. Maumay ka na lang kakatingin. Sobrang dami-dami sapatos. Sa mga panlalaki yun. Yung nakita nyo. Nagpunta pa nga ako dun sa kalooban. Baka mahanap ko na yung gusto ko. May mga bags din silang mga tinitinda dito. Tapos, ang galing dito yung mga recycle kasi ina-arrange nila yung mga
damit according to colors, kagaya niyan. Pag kulay black, or lahat ng dark colors magkakatabi, tas lahat ng white colors or light colors magkakatabi. Para hindi ka mahirapan maghahanap ng mga gusto mong kulay. Yun ang kaibahan ng mga Ukay dito, guys, compared sa iba. Dito lang yan sa Japan. Ayan, meron silang mga shawl dyan para sa winter. Nagtingin na rin ako ng mga bags. Magtitingin lang din ako ng bag na pwede kong pang OTD kapag gumagala ako. Gusto kong tanggalin kaso ay matanggal eh, kaya binalik ko na lang. Sobrang dami mo rin pagpipilian ng mga bag dito. Mananawa ka na lang kakapili. So busy na nga po ako magtingin-tingin dyan. At may nakita nga akong isang bag na maganda sa paningin ko. Bagay ba, guys? Ganda pa, no? Di naman siya mahal, pero ayoko lang siyang bilhin. Di ko lang trip. Trinay ko rin itong kulay blue na bag. Light blue siya, guys. Maganda rin ba siya? Ito rin, tote bag. Pang doon niya. Kaso cellphone lang yata ang malalagay dyan. Kaya binalik ko na din. Wala pa yata ako mabibili. Ayan yung mga sale nila, guys. 5%, 10%, and etc. Nag-try din ako magtingin dito. Baka sakaling may makita akong maganda. At pasok sa budget. Ayan, 700 lang. Perfecto pang New Year. Polka dots. More on floral naman dito sa part na yan. At nagtingin na nga po ako sa mga coat naman for autumn. Kasi autumn pala ngayon. Pero sobrang lamig na kaya parang damang-dama mo na rin yung winter. Pero dahil mahilig tayo sa OTD, nag-try akong magsukat ng winter coat. May balahibo pa yan, guys. Medyo hawig siya dun sa isa kong coat. Pero trinay ko lang din isukat kung bagay ba sa akin. Kasi kung bagay naman at hindi naman kamahalan, bibilin ko siya. Kaso parang hindi rin ako nasatisfy, kaya binalik ko na lang din. Ito naman kulay orange, itatry ko din kung okay ba. Medyo may kabigatan siya, guys, ha. Pag mga coat kasi talaga, medyo mabigat siya suotin. Maganda rin naman siya. Sakto lang naman sa akin. Pero hindi ko siya bibilhin. Kung mahilig kayo sa mga branded cups and shoes like Nike Jordan, dito ka makahanap niyan sa recycle shop. Sobrang slightly used pa naman yung mga shoes dito at saka mga cups, kaya super worth it pa yung pera mo. Papunta na ako niyan sa counter para magbayad ng aking pinamili. Hi. At tapos na nga po tayo mamili. Palabas na ako niyan sa recycle shop. Naglalakad na ako. At dito natatapos ang aking vlog. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Go back na ako niyan, pawi sa amin.